na booking na ang misis ng nawawalang seaman. Viral na viral ngayon social media na di umano'y binuking ng kabit ni misis ang mga ginagawa nito laban sa kanyang mister na si Marnel Bulahan. Ayon nga sa balita na lumantad daw di umano ang naging karelasyon nito at ito daw ang naging punot dulo kung bakit humantong si misis sa maitim na balak sa kanyang asawa. At ito rin daw ang dahilan kung bakit walang emosyon si misis sa sinapit ng asawa. May bagong bisyo naman ang sikat na psychic na si Jay Costora patungkol sa bigla ang pagkawala ng seaman. Ayon sa kanya ay matatagpuan ang bungo at kalansay ng nasabing seaman sa kabilang bundok 10 talampakan ng lalim. Dahil nga sa pagsisikap ng psychic ay sa wakas matatagpuan na rin ang kinaroroonan dito na labis na nagpatuwa sa pamilyang Bulahan at ng mga netizens. Ayon nga sa sikat na psychic na sobrang nahirapan di umano ito dahil palipat-lipat di umano ang kinuroroonan ng nasabing seaman. Ayon nga sa mga netizens ay sobrang tuso di umano ng misis nito dahil alam niyang mahuhulaan ni Jay Costora ang kinaroroonan nito at talaga namang ginagawa nila ang lahat para hindi ito matagpuan. At sa ngayon nga ay sa kabilang bundok na naman ito ibinaon. Ayon pa nga sa sikat na psyche, ito rin daw ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga otoridad sa paghahanap rito. Ang nasabing bundok na ito ay malapit rin di umano sa sapa at sa kinaroroonan ng farm ni Marnel Bulahan. Samantala, labis-labis naman na didismaya ang pamilyang Bulahan dahil unti-unti na di umanong nauubos ang mga ari-arian ng kanilang kapatid. Naging sintro din sa usapin na inaangkin na raw ang lupain ni Marnel ng kapatid ni Mrs. nito, kaya labis na nalulungkot ang pamilyang Bulahan lalong-lalo na ang mga netizens. Ayon pa nga sa kapatid nitong si Nilmar Bulahan ay matagal na raw gustong agawin ang lupa na pagmamay-ari ng nawawalang seaman, kaya ito ay pinagplanuhan ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan na itinuturing pa naman din niyang pamilya. Kung ating matatandaan, ay nagtayo ang kapatid ni Chila Bulahan sa lupa na pagmamay-ari ni Marnel Bulahan ng isang konkretong bahay, gayong ang bahay ng nasabing seaman ay isang kubo lamang at dahil nga dito ay mas dumagdag pa ang pagdududa ng mga netizens lalong-lalo na ang kubo ni Marnel ay nakatayo malapit lamang sa konkretong bahay na pagmamay-ari ng kapatid ni Mrs. Kung ating titingnang mabuti ang mga pangyayari bago mawala si Marnel, ay sinabi nitong doon lang siya sa kubo matutulog at imposible ngang tumawid pa ito ng ilog gayong alam naman niyang delikado at malakas ang agos. Ang malakas na ebidensya di umano nang bigla ang pagkawala ni Marnel ay ang kaniyang mga ari-arian na pinagkakaintiresa ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Ayon nga sa publiko, maliwanag pa sa sikat ng araw at klarong-klaro na ang habol at totoong dahilan ng kaniyang bigla ang pagkawala ay ang kaniyang mga ari-arian na naipundar na unti-unti nangang nauubos ngayon. Kaya suhestyon ng mga netizens ay doon lamang mag-focus sa mga kamag-anak ng misis dahil sila lang daw di umano ang nakakaalam sa totoong nangyari dito. At halata naman daw di umano natakot na ang pamilya ni Chila Bulahan sa ngayon dahil maraming mga mata ang nakatingin sa kanila para mag-imbestiga. At ayon pa nga sa mga netizens ay wala na raw lusot ang mga ito. Narito naman ang bagong pahayag ng pamilyang Bulahan. Ayon sa kanila, Panginoon, kami po ay nananalangin na sana ihipuin ninyo ang puso, diwa, bibig, pag-iisip at konsensya ng nakakita. May nalalaman lalo na ang may gawa ng krimen sa pagkawala ni Marnel Bulahan. Alam po naming walang imposible kapag ikaw ng aming Diyos ang gumalaw at sa iyo kami mananalig. Kung sila po kumakampi sa maling paraan, hindi sila magtatagumpay dahil ikaw ay pumapanig sa tama at katotohanan. Diyos na makapangyarihan, dinggin mo po ang aming hiling na mabigyan ng tamang hustisya ang biglaang pagkawala ng isang nilalang.
May mga tao po na nagmamahal sa kanya. Please naman po, Panginoong Diyos, gisingin mo po ang may gawa sa kanya ng oras para siya ay makapagsalita. Hipuin niyo po ang may alam. Gabayan niyo po ang mga kinaukulan. Ang panalangin pong ito ay iyong pakinggan. Ako ay nagsusumamo sa iyo. In Jesus Christ's name, Amen. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Alam ko di pa naayon ngayon sa amin ang swerte para sa tito ko at lalong-lalo na sa pamilyang, pero alam namin na pagsubok lang to, malalagpasan din namin lahat ng to. Lord, pag sa amin naman ang sumang-ayon ang swerte, sana naman yung karamang binawian nila ng buhay ay sa kanila mo ibalik. Marnel Bulahan, magparamdam ka kung saan kanila tinago para makamit mo na ang hustisya. Maawa ka sa pamilya mo kahit hindi ko kayo kilala. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ng pamilya mo. Parang awa mo na kahit sa panaginip. Ituro mo kung nasaan ka. Chila Bulahan, kahit sa ang mundo ka pa kukuha ng abogado, hindi kayo mananalo ng kapatid mo sa ginawa niyo kay Marnel Bulahan. Arlie Fuliga, napakahina mong gumawa ng script sa interview kay Sir Tulfo. Dapat ginawa mo pang convincing. Ayan, tuloy na pagdududahan ka. At tama ang isang nagpost dito na isang netizen na gusto niyo talagang itanim at itatak ng bonggang-bongga sa utak ng mga tao na nalunod sa ilog ang biktima. Bakit ipinagsiksikan niyong nalunod at hindi kayo nagdududa na maliban sa lunod ay may ibang mga posibilidad pa na nangyari, tulad ng dinukot o kaya ay binawian ang buhay? Halatang halata ka, besh. Akala mo siguro mabibilog niyo ulo namin. Pinanindigan niyo talagang nalunod without further investigation? Alam niyo kasi na kapag hindi niyo palalabasin na nalunod ang kawawang tao, ay talagang kayo ang madidiin. Number one fan ako ng investigador at ang mga persons of interest ay hinuhuli agad for investigation. Walang ibang makakalutas sa pagkawala ni Marnel tanging si Chila Fuliga. Dapat yan i-warrant na yung babae na yan. Palalabasin nila nalunod para hindi sila mahalata. Isa pa ako sa mga taga-subaybay sa kaso ni Mr. Marnel. Ramdam ko ang bigat at sakit ng pinagdararaanan ng pamilya. Sobrang nasaktan din po ako sa napanood ko kahit di ko po kayo kilala o kaano-ano. Masakit po mawala ng kapatid lalo't na di natin alam kung ano talaga ang buong pangyayari. Meron lang po akong napuna sa interview ni Sir Rafi dun sa bayaw niya na teacher. Di po ba kinausap siya ni Sir Rafi Tulfo in action ang tanong niya? Di ba ikaw ang huling kasama ni Marnel sa kubo? Nagtataka lang po ako bakit ang sagot kaagad niya kay Sir Tulfo? Opo, kinausap ko pa nga po si Kuya Marnel. Sabi ko po, o kuya, malalim ang tubig, malakas agos. Bakit kaya yun kaagad ang lumabas sa bibig niya? Dahil gusto ko agad nila paniniwalain ang tao na lumusong si Sir Marnel sa ilog at isipin nila na nalunod siya. Ito pa po, kung siya naman ay maliligo, bakit need pa magbota? Di po ba nakuha ang buta na palutang-lutang? At kung liliban siya sa kabilang ilog at magbabalsa, bakit niya gagawin yun ay malalim nga ang ilog at malakas ang agos?